Tumilapon ang rider ng motorsiklo at angkas niya ng masalpok na isang SUV kanina alas 3 ng hapon sa Quezon City. Sugatan sa katawan ng angkas sa babae. Kwento ng rider, mabilis ang patakbo ng SUV. Kaya nagkasalpukan sila. Pero giit ng driver na bigla siya sa pagsulpot ng motorsiklo sa kanyang harapan. Handa naman daw ang driver na makipagtulungan sa nabanggang rider. Dahil sa pag-aakalang mga ngagat, tinaga sa paa ang isang aso sa Minalabak, Camarines Sur. At hirap tuloy makalakad ang aso dahil sa tinamong sugat. Nakatakda itong dalhin sa veterinaryo para maipagamot. Bagamat kamag-anak ang nanaga, plano ng pamilya ng may-ari ng aso na sampahan siya ng reklamo. Nakarating na sa LGU ang nangyari at magbibigay raw sila ng tulong. Wala pang pahayag ang nanaga sa aso. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na tutulungan ng gobyernong basilan para magkaroon ng agricultural hub. Yan daw ay para ma-maximize ang potensyal ng agri-fisheries doon na makakatulong sa food security hindi lamang ng basilan kundi ng buong bansa. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pagdalo sa pagdiriwang ng Golden Founding Anniversary ng probinsya. Sinaksihan din ng Pangulo ang pagwasak sa mahigit 500 armas na isinuko raw ng mga dating rebelde. Our presence in today's event reaffirms the truth that what was once a ground zero of war is now turned into an epicenter of peace. A province that was once tainted by violence and terrorism is now a zone of peace, made possible not by military might, but more so by a people saying no to violence. Magdamag na inapulang apoy ng bodega o sa sunog sa bodega ng mga tela sa Paso de Blas, Valenzuela. Pasado alas 3 ng hapon kahapon nang nagsimula ang sunog na umabot sa ikatlong alarma. Alas 2 ng hapon kanina, idineklara itong fire out. Walang nasaktan sa insidente at inaalam pa ang halaga ng pinsala ng sunog maging ang sanhi nito. Mga kapuso, umiiral pa rin po sa bansa ang Northeast Monsoon o Hanging Amihan. Magdadala ito ng mga pagulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Easterly naman ang makakaapekto sa iba pang bahagi ng bansa. Batay sa rainfall forecast ng Metro Weather, kalat-kalat na ulan ang posibleng maranasan sa northern at eastern section ng Luzon. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Visayas at Mindanao. Ganon din sa Metro Manila. Pero posible pa rin ang thunderstorms. Pasintabi po sa mga manonood, isang selyadong supot na may lamang mga parte ng katawan ng tao ang iniwan sa harap ng tagapa ng NBI sa Bacolod City. May kasama rin itong papel na may mensaheng protector daw ng drug lord ang isang ahente ng NBI. Pero ayon sa agent in chief ng NBI Bacolod, may magandang performance sa trabaho ang tinutukoy sa mensahe. Inaalam pa ng NBI kung may kaugnayan dito ang operasyon nila kontra illegal gambling at isabong. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya. Sa isang bye-bye naman sa Tarangan, Samar, natagpo ang nakasilid sa sako ang chap-chap at sinunog na katawan ng babae. Nahuli rin kalauna ng suspect na nahaharap sa reklamong murder pero itinanggi ang mga paratang. Balik Pilipinas si Alden Richards. Bukod sa pagbabalik taping para sa Pulang Araw, may gagawin din siyang international project. Yan ang aking chika. Mula sa Amerika kasama ang kanyang family for the holidays hanggang sa pagpunta sa South Korea para makibonding with fans. Sinulit ni Asia's multimedia star Alden Richards ang travel abroad at mag-explore ng opportunities. Ni-reveal pa rin pambansang Bay na may upcoming international project siya. Medyo matagal-tagal po yan, parang it's a 1 month filming abroad. This year po siya, pero inaayos pa lang po yung schedule, pero so far it's confirmed. Kwento ni Alden, i-re-release ito internationally sa iba't ibang platforms. Grateful daw siya sa bagong opportunity na ibinigay sa kanya at excited siyang ipakita ang galing ng mga Pinoy sa larangan ng pelikula. It's very exciting po kasi at least parang being able to, you know, to venture outside of the country to showcase Filipino talent. It's a great opportunity to really highlight the culture and the skills of Filipinos when it comes to filmmaking. Focused ngayon si Alden sa pagbabalik taping niya para sa upcoming GMA historical drama series na Pulang Araw.
at naghahanda na raw siya dahil sa mga susunod na linggo, mas magiging mabigat na ang mga eksena. Medyo marami-rami na rin pong na-shoot na scripts from different weeks, pero medyo mas nagiging malaki na yung requirement kasi medyo mabigat na yung mga kailangan pong kunin. Mga kapuso, may bagong aabangan tuwing Linggo dito sa GMA Network. Simula bukas, March 3, mapapanood ang public service program na si Manoy ang Ninong Ko. 7 a.m. po yan nationwide at alas 8 ng umaga naman via GMA Cebu na mapapanood sa buong Central at Eastern Visayas. At yan po ang mga balita ngayon Sabado para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si PR Kanghel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.